Ito ang bayan ng Likab, Nueva Ecija, kung saan pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng komunidad. Ngunit upang makarating tayo sa Purok 7, Barangay Santa Maria, kung nasaan ang mga magsasaka, kailangan muna nating tawirin ang makitid na tulay na ito. Nakikita niyo dito, ayan yung hanging bridge. Yung mga magsasaka na nandoon sa kabilang side, ito lang po yung dinadaanan nila. So lahat po ng mga ani nila, yung mga gagamitan nila, dito lang po dadaan. Medyo luma na yung bridge nila. Parang kailangan i-maintain talaga siya dito, kundi medyo prone sa aksidente. Isa lang sa mga pagsubok na tinatawid ng mga magsasaka ng Likab ang daanang ito. Maibenta lang ang kanilang mga ani. Nariyan din ang problema ng pandemya kung saan nagkaroon ng travel restrictions, hindi maiangkat ang mga gulay sa ibang lugar kaya nagkaroon ng oversupply na nagdudulot ng pagkalugi ng mga magsasaka. Para sa mga magsasaka natin, bit-bit nila ang mga ilang sakong bigas na pabalik-balik dito. Yan, challenge po talaga ito. Ito yung layo na nilalakad ng mga magsasaka para makatawid sa kabilang side. Matapos naming tawirin ang hanging bridge, okay guys, made it! Tinungo naman namin ang samahan ng mga magsasaka dito sa Likab, ang Annunciation Farmers Agriculture Cooperative at ang mag-asawang Ace at Andie Estrada na katuwang ng mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Magandang araw po! Hello po, ma'am. Kayo po si Sir Ace at si Mama Andie. Yes, sir. Kayo po si Angel. Magandang hapon. Dito kami ngayon para bilhin yung mga natitira nilang mga pananim. Ano po ito? Konti na lang. So, may konting naiwan ng mga talong at mga kalabasa. Sa kalabasa. Ako si Ace Estrada, 51 years old. I'm the founder of Rural Rising Philippines. Ako si Andie Estrada, 46 years old. Asawa ko ni Ace Estrada, co-founder ng Rural Rising Philippines. 20 years na kami sa Baguio City, where I established a call center, an academy with my wife. Simple lang buhay namin, we were making a comfortable living. That was our life before Rural Rising. Ano po ang Rural Rising PH? Paano po kayo nagsimula? Nagsimula siya sa isang Facebook post tungkol sa mga farmers na hindi nakakabenta ng produce sa Benguet. One time, pumunta kami sa market and we saw vegetables being given away. May mga signs yung mga pwesto ng gulay. Free, libre, kuha lang kayo. And we realized there's a problem with this. So we wrote about this. And we said, bakit ganun? And then this post went viral. People started telling us, paano kami tutulong? Pwede ba kami bumili? Pwede nyo bang padala sa Manila yung mga gulay? So doon po nangyari na we started sending half a truck. And then nabili siya, parami ng parami. Before we knew it, it became a real job for us and a real calling to start buying vegetables and sending them to Manila. After that time na nag-start na kami mag-truck, naimbitahan kami ng mga ibang farmers, sila na kumakontak sa amin. Please buy our produce. Karating po kami na Isabela, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. And then dito po sa Nueva Ecija, sa Likab. Oh. Isa sa mga pinaka malaki po naming nabili in volume is the kalabasa. Dahil sa isang post sa social media, napag-alaman ng Rural Rising PH ang problema sa oversupply ng kalabasa sa Likab. Kaya naman tinawagan nila ang mga magsasaka rito para sa isang rescue buy. Nakausap namin general manager ng Annunciation. Sabi namin, bibili kami ng 4 na tonelada sa inyo. Binayaran namin presyo nila, dinagdagan pa namin. Naku sir, sabi niya, halos hingiin na ng mga middleman yung mga kalabasa. Mabuti naman po, sabi niya, binili ninyo, pumunta kayo rito sa tamang presyo yung kalabasa namin. So, doon po nagsimula ang aming relationship with Annunciation. Siyempre, mahirap na magtanim, di ba? Tapos yung challenges pa kung paano ibibenta ito. Tapos may mga ibang bumibili pa na siyempre binabarat. Ano yes. Po sa tingin nyo, sa inyong palagay lang po, ano po yung pinakamalaking problema po na kinakaharap ng mga magsasaka natin ngayon? It's really the marketing. The farmers must not be expected na sila rin ang mag-market ng products nila. Let them focus on growing great crops. And then kailangan tulungan natin silang i-market yung products nila at kunin sa tamang presyo. Ano pong mapipigay niyong mensahe sa ating mga magigiting na mga magsasaka? We only have admiration and paghanga. Ma-appreciate dapat natin talaga and huwag na tayong tatawad or babarating. Huwag na, huwag ba tayo? Bigyan natin ang tamang presyo po. No? Yes. So farmers, it's really having pride in the job that they do. Kayo yes. Po ang haligi at pundasyon ng ekonomiya sa panahon ngayon.
And sana huwag silang mapagod. Kahit nakakapagod talaga. Napakaganda actually ng sinabi ni Miss Andie. Palagi ko ang mga magsasaka natin ay isa sa mga hindi masyadong napapansin na sektor dito sa ating bansa. Pero kung isipin mo, napakalaki ng naibigay nilang tulong sa bawat pamilyang Pilipino. At nakakalungkot na kung sino pa yung pinaka-importante talaga, minsan sila pa yung hindi nabibigyan ng atensyon. So, nagpapasalamat po kami. Kami po sa Iba Yan, sa mga taong kagaya din niyo po. Hindi ganun kadali magpatakbo ng isang organisasyon na tumutulong, di ba, na lahat donations lang. So, kami po sa Iba Yan, gusto po namin kibigyan ng tent para pag meron po kayong mga talk sa mga probinsya, sa mga magsasakay, meron po kayong proper na silang, di po kayo may initan. Bibigyan po namin kayo ng pushcart din. Meron kayong karatilya yan. At saka bibigyan din po namin kayo ng syempre mga monoblocks po para meron po kayong upuan para sa inyong pagbibigay ng talks. Naramdaman namin nung may binigay si Angels na mga gamit, sobrang happy kami. Hindi namin inaasahan yan. Alam po namin, maliit na bagay lang po to, pero sana kahit pa paano makapagbigay suporta po sa inyo. Malaking bagay po. Kailangan po namin ng mga taong kagaya ninyo po.